Hi guys! Welcome back to my vlog! Andito po tayo sa hometown ni President BBM sa Batac, Ilocos Norte. Samahan nyo kami, pupunta po tayo at nakita nyo pong bahay na yan. Yan po yung residential house nila kung saan lumaki si President BBM. Before that, don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel and hit the notification bell above para ma-notify kayo pag may bagong vlog ako. From Texicano Hotel, nilakad lang po namin papunta po sa paradahan ng papuntang Batac na jeep. From Texicano po, right side lang po yan yung paradahan ng jeep. This is my part 3 vlog sa Ilocos Norte. Yung part 1 vlog ko po ay ang Pauay Church, nung pumunta kami sa Pauay Church. And then the second vlog is the Malacañang of the North. And this is my third vlog. By the way, yung pamasahe pala sa jeep ay 30 pesos lang. By the way guys, hindi na po kami natuloy sa pagod-pod kasi 2 hours po yung driving papunta at 2 hours din po pabalik. So baka maiwan po kami ng bus na papuntang Manila. So hindi na po kami natuloy. Anyway, yung 3 days po na journey namin ay puro lang po to DIY. Wala po kaming tourist guide. Ang importante po, kasama po namin palagi si Magta. Hindi namin alam na ito na pala yung hinahanak namin, yung museum sa Batac. Ferdinand E. Marcos Presidential Center. Dumating po kami dito sa Batac ng 12:30. So alanganin po yung oras. So ngayon ang ginawa po namin, nagantay lang po kami at nag-standby po doon sa isang bahay. Ito po ay museum. So ngayon 1 o'clock pa po magbubukas. May nakita po kaming bahay doon sa right side. Ngayon, na-curious po kami. So sabi namin, pupunta po kami doon at doon po kami magstay hanggang ma-open po yung museum. Si kuya po, napapansin ko na naglalakad siya papunta po ng bahay. Akala ko po yung dumating na van ay yun po yung mga bisita niya, yung pala hindi po. Yung nasa van po, isa din po sa mga turista na kagaya namin. So ang ginawa po namin ay pumunta po kami dyan at naghanap po kami ng maupuan para makapag-antay until magbukas po yung museum ng 1 o'clock. Nakakatuwa kasi wala po kaming kaalam-alam na ito pa pala ay a residential house ni President Bongbong Marcos. Dito po sila lumaki. Dito pala nakatira at nagstay si Madam Imelda. Yan po ang sabi ng mga staff sa amin. Habang nakaupo kami, napansin ko si kuya pumasok sa bahay at iniwan ang sleeper. So, ibig sabihin, malinis sa loob. Ay, ni President Ramos. Ay, Ramos! President Marcos. OMG, bangag lalaman ako. Tapos nami pa, oh. Niluko namin si kuya kung pwede kaming sumilip. Sabi niya hindi daw pwede kasi private property ito. Mabuti na lang nga, pinayagan niya kami na dito kami tumambay. 1, 2, 3. So dati ito daw yung bahay ni Ferdinand Marcos. Dito sila nakatira.
As of now, may nakatira daw dyan. At paminsan-minsan daw dyan din nakatira ngayon si Imelda Marcos. Open na po. Tara, pasok na tayo. Ay, wow. Vintage car ni Ferdinand Marcos. Ang cute. Pasok na po tayo. Tara, itutungo po kayo sa loob. It's the joy of your great grandmother's smile. We came a long way, but we ain't slowing down. We got a strong pace. No, we ain't losing ground. We won't give up and we won't turn around. All along the way to break bread on another day. Always there to give you advice, help you find the wrong from the right. Even when you're not in their sight, you'll be alright. Just look at the big wide world we're living in. Yeah, just keep running until you discover it. Balik na kami. Gagawin namin, maglalakad kami papunta sa Pradana Jeep. Papunta ng Mawag. Si mga backpackers na kagaya namin, so alam nyo na ha. We're lucky nga nakapunta kami dito sa bahay ni Ferdinand Marcos na kung saan siya nahimlay. Kung saan sila nakatira. So hanggang ngayon daw, dyan din pala nakatira si Madam Hilda. Kanina nakita namin may mga batang lumabas sa bahay. So ang sabi, ito daw kami. Batang home invaders.
Yan na po guys yung bahay kung saan kami nanggaling kanina. Yan. So ito po yung estatwa ni Ferdinand Marcos. Tatawid po tayo sa kabila. Pwede pong sumakay sa jeep, pwede rin po sa bus. So dito po kayo sasakay papuntang Lawag? Babalik na kami sa Lawag. Babalik na rin kami sa hotel kasi ipapak na namin yung things namin. At mga 6 o'clock po, pupunta na po kami sa paradahan ng mga bus. Magpipili pa po kami kung saan po yung earliest na biyahe papuntang Manila. Nakasakay na po kami sa bus. Bago po kami pupunta mamaya sa paradahan, pupunta po kami sa one of the best restaurant in Lawag City. Mura na at ang sarap po ng pagkain doon sa restaurant na yun. So stay tuned, my part 4 vlog. Thank you for watching guys and God bless everyone.